Tsaka ex na sila. Ex is ex. It's from the past. Past tense. Huwag mo nang babalikan. Just go with the flow. I mean, follow your heart, bruh. I mean, follow your heart, sis. Kasi yung babae ka. So... Hey guys, what's up? It's me again, Vince. Welcome back to my channel. Message me on Instagram. Pwede rin namang dito sa video sa YouTube, mag-comment kayo. Pero I prefer dun sa Instagram messages. Send me a DM para mas makikip track ko sa. And I will make sure and I will find a way para makakreate ng content. So again, send me a message if you have problems or questions about life, love, career, anything. So yun, sasagutin ko sa through video. Tapos kung may reaction kayo, just comment down below. And ayun, again, meron na tayo kagad na receive na message. And gusto niya anonymous siya, pero bigyan natin siya ng pangalan na si Mamsh. So, ang question niya is, ayan, papakita ko muna sa inyo itong screenshot. So, at what level of friendship do you consider girl code? Kumbaga sa aming mga lalaki merong bro code. Itong si ate meron din siyang, or itong si Mamsh meron din siyang sinasabing girl code. So, yun yung question niya today. At what level of friendship do you consider girl code? Example, when a guy asks you out. But the thing is, itong si guy or yung ex nito ni guy ay acquaintance or kinoconsider na acquaintance nito ni Mamsh. Gets? So, yun nga. Ito si Mamsh, parang pinupormahan siya nito ni Koya. And then, yung ex ni Koya ay acquaintance nito ni Mamsh. So, di ba medyo complicated? Pero, so going back to your question, at what level of friendship do you consider girl code? So, doon na papasok yun. Magka-office mate nga sila ni Koya, itong si Mamsh at si X. Tapos, ngayon, itong si Mamsh, hindi naman din makapagbigay ng go signal kay Koya na okay, pwede ka na akong pumunta kasi nga naaangsos or nahihiya tong si Mams dahil si X baka makita silang magkasama, alam mo yun. So yun yung pinaka thing ni Mams. So may nasagutin natin wait lang, sinasap muna tayo no, kasi ito yung naiiwan namin, hindi namin naubos na rise eh. So magkano tayo rosé for tonight at ganito virtual inuman in nagbibigay ng advice. Yan yung trip natin ngayon. So again, before we proceed, please don't skip this video. Please watch the whole video. I will try my best to do it or upload it. Wala nang masyadong sound effects. Para ma more videos, more fun. So, 3 times a week. I can't commit ng 5 days a week kasi siyempre, ang hirap. Pero kung gusto nyo, okay lang siguro. Try muna natin 3 times a week. So, I'm not sure if this will be the second video or first video. Ah. Basta i-upload ko lang siya. Going back doon nga sa question ni Mams, ilagay muna natin sa perspective naming malalaki. Sa akin naman, single naman kayo lahat eh. So, regardless, maski itong si Koya, eh ex niya na yung kinoconsider mong acquaintance, wala na yun. Kasi ex na nga eh, di ba? So, dapat wala nang pakialamanan. I mean, fine, siguro sa Pilipinas kasi masyadong maraming nasabi mga nasa paligid mo. Pero dito sa Amerika kasi, yung mga ganyan, they don't give a fuck, man. So, seryoso, parang walang pakialamanan kasi dito. Kung ganyang XX naman na, you should be fine. Pero sige, bilang Pilipino naman ako at ako anong kinagisnan ko. So, yun yung gagawin ko. If I were you, I don't fucking care, man. So, just go with the flow. I mean, follow your heart. Yun lang. Wala. Basta, di ba? Parang, kung wala ka namang nasasaga sa ang ibang tao, which, or when in fact, wala, kasi nga, ex na sila. Di ba? Yun yun. And, hayaan mo yung ibang tao kasi, I mean, well, malas mo kasi nasa Pilipinas ka at maraming mga chismosa dyan sa Pilipinas. Sorry ah, pero real talk. Sorry not sorry. Dito, ang napansin ko lang, alam mo ba dito, walang pakialamanan dito. Yun yung maganda.
hindi kayo nila i-judge. Dito nga, hindi ko na yan, no? Tsaka na, pag i-reserve ko na lang yung mga kakaibang mga observation ko dito. So, wild confessions. Joke! Wild confessions. Ay, ano kayong magandang title nitong segment ko na to? Yung pa-segment? Wild confessions with Vince. Yan! Seryoso. Well, lumalayo na. Going back. Huwag kang magpapadala sa mga sinasabi ng ibang tao dahil ikaw lang, at the end of the day, ikaw lang yung makakapagpaligay sa sarili mo. Tsaka ex na sila. Ex is ex. It's from the past. Past tense. Huwag mo nang babalikan. At kung meron ka mang naririnig na sinasabi ng ibang tao, labas-pasok lang. Ay, parang pasok-labas pala. I mean, diba? Ayun. Maski paulit-ulit ko na sinasabi na go for it. Kung type mo naman, D. Diba? Single naman kayo parehas eh. YOLO, you only live once. Alright? Ikaw, moms, what level of friendship? Kasi nakuwento sa akin ni moms na eh, ka-office mate pala niya tong dalawang to. Pero hindi sila same thing. So, ang aking opinion dyan, no, is just go with the flow. I mean, follow your heart, bruh. I mean, follow your heart, sis. Kasi yung babae. So, ako sa'yo, sundin mo kung ano yung gusto mong gawin and don't listen to what other people say. You know? Kasi, nakaka-stress lang yan. And sabi nga nila, hindi ka naman nila pinapala. So, yun lang naman. Follow what your heart says. Kasi at the end of the day, ikaw naman yung gagawa ng kaligayahan mo, hindi naman yung ibang tao eh. Diba? So, ayun. Kung ang tanong mo is what level of friendship, wala. Pero siguro lang ha, hypothetical, kung best friend mo tong, or for example, kung best friend mo tong sinasabi nating guy na pumuporma sa'yo, yun, ibang usapan na yun. Siyempre, doon papasok yung girl code. Kung best friend mo, tapos parang magtatalo-taluan ngayon, diba? Parang, nope. Pero kung sinasabi mo lang, acquaintance mo lang naman, and you're not really friends, you know, okay lang. Kasi, kung ex naman na sila, dapat okay na eh, diba? So, if you have other questions, just comment down below. Or, better yet, message me or DM me on Instagram. Please, like this video, even if you don't like it. And then subscribe to this channel, follow me on Instagram, and like my Facebook page. Thank you so much, guys. See you next time. Hindi ako lasing. Wala, magtatawa. Bye!